What's up? And this is your Denver Ninong Pastor once again. Welcome to Ninong TV, your live watching from Facebook and YouTube subscribers. Alright. So today is another interesting video vlog. Once again, I share and I deliver my shout out to all of our dear students that will be back to school this week and next week. And this is also a good part of your educational and entertainment blog to discover something from your Ninong TV. Because I made Ninong TV for education and made for the students and for the researchers as well. So for any inquiries, question that you want to discover from your subject matters, this Ninong TV is a good show that can help to educate and to discover that you didn't know. So, the vlog that we will have for today is Auto ni Nino. So, last time, I give you the floor in the Toyota, in the Hyundai, and some of the particular cars, just like the Chevrolet. No? So, ngayon naman, ang ating topic is Auto ni Nino, the Denver Pastros Presidential Cars Adventures. We will discover here on this video blog is the presidential cars that used by our former president from Emilio Aguinaldo to Gloria Arroyo. Sino nang buhay ng mga panahon na yun? Iba siguro kapanahon na ni Gloria doon palang buhay. Anyway, wala namang problema yan. If ever some of your grandparents or your parents naabutan nila ang mga ganitong klaseng sasakyan, isama nyo sila dito sa vlog na ito and get your notebook and your cellphone as well. You can screenshot, you can video so that you can have an educational or some of the resources na pwede nilang ihayag. So, ang ninong nyo, last time, pumunta sa isang car museum at isa sa aking mga na-discover dito ay mga sasakyan na ginagamit ng ating mga dating pangulo. So, you will discover their cars, sa ibang Mercedes-Benz, sa iba talagang mas matanda pa sa mga lolo't lola natin, literally, ay nandoon po at personally nakita po ng ninong nyo. So, this will be a special episode of our Auto ni Ninong, that a vlog show in learning the public service of cars, vehicle, how important the car in our modern world. So, nung unang panahon ng sasakyan, pang mayaman lang, pang sana all na tao. Kung may makita ang kotse, ay mayaman to, may kotse, nung araw yon. But all of the people in the world, maski ano pa man, napaka-essential na po ng sasakyan sa mundo. Especially nung pandemic, di ba? All of the transportation was shut down and suspended because we need to do it to depress yung ating mga tao para hindi kumalat yung viruses. So, napakahirap na walang sasakyan, walang masakyan, transportation, iba, naglalakad lang. Kaya, mas dumami yung bumili ng sasakyan nung panahon ng pandemya, pinang taxi, pinang grab, and then so that yung iba may masakyan. So, today, we will discover here is the cars of the former president of the Philippines with your Ninong. Check it out!
Sir, noong this is your Ninong, and now I'm in a special tour of presidential cars. We will discover here on photo ni Ninong is the vintage cars that is used by the presidents of the Philippines and some of our heroes in the Philippines and even the soldiers that given their life and time to protect and to save the Philippines against the crimes, illegal, etc. So, we will discover here ang ating mga presidential cars. Medyo maulan na nga lang ngayon, kaya medyo malakas ang boses ko. So, we will also discover here is the history and the legacy of the first hero that what they did to our country to serve. And eto, makikita na rin natin yung ating mga presidente sa kanilang mga sasakyan. So this is a special auto ni Ninong in the luxury cars adventure on the presidential cars. I will show you here yung mga naging kotse ng ating mga president. Kagaya nito sa tabi ko, si Tita Cory, Cory Aquino. Yeah. Dapat, ayan yung sasakyan ni Cory. And sa likod ko, sasakyan ng tatay ni BBM, President Marcos. Bati-bati po tayo, ha? Wala tayong away ngayon. BBM Aquino. Ayan, si President Marcos Senior. Sabing sasakyan niya po ito. And then, Makapagal over there. And then, of course, Cory Ramos. And then, we will discover here si Tito Erap. Naging president natin, aside from being a celebrity in show business, he's also become our president in the 1993. So, ito po, naka-Mercedes-Benz rin siya. Kuripot pala. Ang sabi mo? Hello, sir. Akala mo, hindi ko natin igyan. Saan ba ma-report sa hotline sa Dresden? Hanggang sa naging kotse rin po ni Gloria Macapagal is yung wow, Mercedes-Benz na oh, mahaba to, tawag dito limousine, wow, limousine, Mercedes-Benz limousine by PGMA. So I will show you some of the document video picture that I have here on the presidential cars. Okay, if this witness here is the cars that was used by our former presidents of the Philippines. And of course, special shout out lang sa ating paligid. Eh, ngayon, sumisikat na ang haring araw na parang kailan lang. Nung di ba ang ulan, di ba makulitin. So, sabi nga sa kanta eh, thank you for sunshine, thank you for rain, thank you for joy, thank you for pain, it's a beautiful day, hey. Kala nyo, kayo lang may alam, lino nyo rin siyempre. Diba? Anyway, for the next episode that you will discover is the hugot. So, nung pumunta ako doon, hindi lang naman siyempre pampunggaan ng mga kotse ang nandoon. Yung ating mga unang bayani, yung ating mga unang presidente, meron silang mga hugot doon na nakapaskil. It can be an education, it can be like they are talking to us today in the new future. Kasi they are living from 1920s, 1980s, etc., 1800. And then, they are thinking the future people. At tayong mga millennial ay nadidiscover natin ang kanilang mga salita na pwedeng mag-guide sa ating studies, education, and everything. So, syempre, ang ating mga bayani rin, hindi rin pahuli sa mga hashtag-hashtag hugot niya. Meron din po sila na pwedeng natin natutunan. It can be for business, love life talaga, pati yung mga ano natin, bayani natin, magpapagyawa na pa. But anyway, it can be political or a fight, laban. Lalo-lalo na ng mga panahon na yun,
we are on the place of bully because of martial law, because of the Spaniards, because of the Americans, Japanese, and so forth and so forth. So you will discover here is the Hugos, and of course, the cars that was used by our former heroes. So naging bayari din natin dito at mga naging personalidad na ginamit ang mga sasakyan, just like the cars of General MacArthur, tapos yung mga unang karwahe na ginagamit noon sa Maynila, yung to save us from the Katipuner, from the Spaniards, so yung mga ginagamit nilang automobile, and then former First Lady Miss Imelda Marcos, nandun din yung sasakyan niya mala Queen Elizabeth din, ang kanyang babe, no? So you will discover the cards that used by the heroes and the first personality used by the cards, and of course, yung ating mga hugot. Check it out. We'll be right back.
watching and God bless all of you. At ito po nagtatapos ang ating auto ni Ninong, the Denver Pastors Presidential Cars Adventure. So napakasaya ng naging gimmick ko dyan. Of course, na-educate ka na, nalilibang ka pa. And it's just like you are traveling in the 30 years ago, diba? Time travel, kung tawagin. It's just like you're there. So nakita nyo yung mga sasakyan nila Cory, nila BBM, yung papa ni BBM, si Marcos Senior, and then sasakyan ni Vince Dado Makapagal, diba? Ganda, parang pang Batman, yung paligpik niya, diba? Yung ano niya, design. Oh, ganda, ganda. And of course, yung kay President Emilio, talagang general na general talaga, 1800 ang datinga, grabe. So, if ever you're watching this vlog, diba? And then you have your grandma or grandpa, abutan nila yung mga panahon na yan. Sama nyo sila sa vlog na ito, kwento nyo, lolo, lola, anong tawag sa ganitong kotse, diba? Magkakaroon kayo ng special notes, diba? If you are having a special research with our former president, with the cards, diba? O kung if ever, meron sa atin dito mga researcher, naghahanap ng mga lumang sasakyan. Pwede nyo i-research nyo, itanong nyo sa lolo at lola nyo, tapos bibili pala kayo. Diba? So, thank you for watching. You may subscribe, download this video vlog for only 150 pesos and 80 pesos for screen record from first light up to the last light. So, thank you. See you for my another video vlog. Goodbye and take care.